May pet! Lamang na nagsasagawa ng pagpapatrolya ang ating barko, ano, ito itong ang Dato Cabaylo dyan po sa Pag-asa, malapit sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. So mga about 5 nautical miles from Pag-asa Island dyan po sa Pag-asa Kalayaan, Palawan, nang sila po ay gitgitin ng itong Chinese maritime militia, no? Ginitgit ang Dato Cabaylo at ito ang naging dahilan kung bakit nagtamon ng gasgas, no, nagkaroon ng dent. Although sa ngayon ay safely docked naman na itong ating barko diyan sa shelter port sa Palawan, pero yun nga, nais nating sabihin na illegal ang kanilang ginawa sapagkat ang karagatan na kung saan naglalayag ng mapayapa ang ating barko ay bahagi ng ating territorial waters, no, na mga nasa 5.1 nautical miles southwest of Pag-asa Island. At ito po ay pasok na pasok dito sa ating tinatawag na 12 nautical miles territorial waters. So yun ang nais natin sabihin, kahit minor yung naging danos, yung damage ng ating barko, hindi natin maikakaila na isa na naman itong pagkakataon na kung saan nakompromiso ang kaligtasan ng ating mga tauhan sa ating barko, na mapayapa lamang na ginagawa ang mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magmanman sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. Katulad ng mga mga nakaraang insidente, madalas nila itong gawin sa ating mga barko, itong Chinese Coast Guard, maging itong Chinese Maritime Militia, na nagkakaroon ng delikadong pagmamaniobra, no, na kung hindi din pisa-pihasa ang ating mga tauhan, posible talaga itong mga hulugan ng disgrasya sa bahagi natin, no, kasi delikado yung ginagawa nilang pagmamaniobra. Papasalamat na lamang tayo kasi ang mga tauhan po naman natin ay handa at bihasa sila sa mga ganitong pagkakataon, pero hindi ibig sabihin noon na sinasang-ayunan natin ang kanilang aksyon at sinasabi natin, patuloy natin na sinasabi na ito'y illegal at irresponsible at hindi sibilisadong aksyon.据我了解，真实的情况是，菲方公务船在中国管辖海域以危险方式航行，并与在该海域正常作业的中国渔船发生擦碰。菲方上述行为侵犯了中方主权，严重威胁中方渔船和人员的安全。中方敦促菲方切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，停止任何可能导致局势复杂化的行动。